Hello mga kadoodles! Magandang gabi o magandang umaga ba bukas sa Lunes. Sa unang araw naman, Lunes bukas, ano? So, unang araw naman sa trading natin sa Linggo, sa second week ng February mga kadoodles. So, gawa tayo ng panibagong bagong video sa update. Kaya silip-silip tayo ng ano, itla. Dalawang stock lang. So maraming salamat po ulit sa yung pag-subaybay sa ating channel. Sana naman ay may nakuha na o napulot kayong mga ideas, mga kadoodles, sa mga subscribers natin. Ano? So pilitin natin na magagawa ng videos araw-araw. So kung may gusto kayong maipasilip, comment down below lang sa ating tagna-tagna agukoy mga kadoodles. So try natin slipin si ano, yung may balita yung matanggal sa ano, di ba ito? Si DMC UVP ang papalit kay MIG at saka RLC ano. So slipin daw natin to si RLC ano yung ginawa. So parang mayroon na tayong nagagawang video niyan ni RLC. Umakyat siya eh. Ito. 11 days. Matagal na pala. Umakyat. So, dito yata yan. Umakyat siya. So, ito yung ano natin. Follow-up lang to. Din, ganun din. Dahil nga, gano yan. Kasi may order block dyan. Diba? Dito may mga, ito manual lang na ginawa na order block. Tapos dito, may itong laking order block din. No? Sa baba naman, ito yung support na niya. Na order block dyan. Yan o, green na support. So, pag itong ano mga kadoodles, itong pula, itong candle natin, yung presyo, kung bukas ay bababa pa yan siya, magbabounce na naman yan siya dyan. So, baka dito lang muna magkonso yan, ano, bago turo yan tumaas si RLC mga kadoodles dahil may order block nga dyan. Ito ang... Kasi dahil, di ba, ano siya, matatanggal sa EI nga. So, baka, parang, baka maano yung mga tao, madala na, uy, baka, ano to. So, maraming magbintahan. Parang isa na yata ako eh. May maliit na kita lang tayo. So, sinigurado na natin yung maliit na kita. Di baling maliit na kita, mga kadoodles, basta kumikita, ano, sabi ng insik. Ganon yun. So, di balik piso. Basta tumubo ng piso kaysa palugi tayo, no? Mahipit tayo na ano. So, binta lang natin. Tapos pag bumaba dito siya, bilhin natin ulit. Para sabayan na naman yung akyat niya. Ganon lang yun mga kadoodles. Huwag natin pahirapan yung sarili natin na maghintay tayo na umabot to the moon. Hindi talaga ako long in, ano ba tawag yan? Long investor o parang ano ako eh, trader na pag kumita, binta, saka pag bumaba naman, bilhin, buy and sell, ganun ang ginagawa ko. Kasi nga, di ba sa negosyo naman talaga eh, mas malaki yung kinikita ng mga nagbabuy and sell, diba? Sa actual, sa realidad na ano. Bili ka ng kamatis, piso, binta mo siya ng 5, di ba? Ganun. Ganun yun. So, gawin din natin dito sa buy, sa Philippine Stock mga kadoodles yung buy and sell na ano. Basta importante kumikita kapag bininta mo siya. So dahil nga diyan sa order block niya magba-bounce yang ano, tapos babalik yan dito sa akit. Yung CCI natin, yung ginawa natin dati na gumano na akit muna tapos bababa, so talagang binaba niya. Tapos pababa pa eh. So, baka magganyan muna yan siya. Saka, akyat ulit, ano. So, tanggalin natin ito kasi ginawa naman niya yung ano, parang sinunod eh. So, hindi naman sinunod, pero halos. So 4 hours naman siya. O, pababa din siya, oh. So, tingnan mo. So, direction pababa talaga yan. So, isang oras. So, 1 hour, pababa din. So, talagang, ano to si RLC mga kadoodles, medyo malaki ang chance na bababa muna siya. So,
Tama lang din na bininta ko. Di ba lang maliit ng kinita, tinubo. Basta tumubo nga siya. So, pero yung target price nito mga noodles dito eh, 19. Si Cole ano ba? Si Cole at saka BDO, 20. Saka 26. So, kayo kung yung mga long-term investor na makapaghintay, hindi matagal-tagal, eh, ito yung target price niyo. No? So, sa akin naman, basta kumita, binta, bili ulit, gano'n lang. Importante kumita nga, ika, pabalik-balik, ano, mga kadudol. So, yan si RLC. So, ito yung target na. No? So, baka mag-consolidate muna to dito dahil nga sa kanyang sentimento na natanggal siya. Baga parang tao lang yan mga kadudols kung hiniwala yan siya ng boyfriend na ng girlfriend, ano? So parang narelate natin sa buhay yung mga bawat tao. Ganun lang yan. So pag ano, medyo ano, yung tao malungkot, ano? Nawalan siya ng parang isang power na binigay sa kanya ng PSEI. So yung mga investor na mga maliit, katulad natin, mga retailer, madalas sa ano, sentimento dahil magsibintahan. So, bababa yung presyo. No? Pero babalik din yan kasi bottom na to eh. Nasa baba na siya eh. Ilang bisis na yun. Baba dyan. Abang ano niya. Pero meron pa pala dito. Malalim. Pero paangat na to siya. Pero ano lang. Sa tamang panahon lang mga kadoodles. So, that's RLC mga kadoodles. Tapos silipin natin isa. Sino pa isang matanggal si Mig. Ah, hindi pala. Ito pala yung RLC, ito yung last price dito eh, na mga bumibili o nagbinta, no? Si BS, SB, Mandarin, Cog, JP Morgan, LSA. So, mas malaki yung ano, 423 yung, ano eh. Ito lang, 423, no? So, yung ibang green, ano na yan eh. So, malaki yung binta na gano'n. Na, umuna nang lumabas si UBC. UBS pala, sorry, UBS. Nagbinta na siya ng malaking ano volume mga kadoodle. So delikading, ingat-ingat kung may hawak sana tayo may hawak ayong bitawan eh, okay lang din yan kasi abot naman tataas din naman yan sa tamang panahon. So sa akin lang iwasan ko na maipit or kung hindi pero dito lang naman yan eh, ilang porsyento lang yung baba niya. Kung bababa yan sa loob niya, ano? Mulit lang naman 7%. So, kaya pa yan. So, silipin natin yung isa, si Mig. Mega World. Anong ginagawa niya? Hindi pa natin to na meron dati, pero na pabayaan lang yata. Hindi natin. Ano. So, downward trend, si Mega World. Bumuos yan ng ano, dahil ano to pandemic eh. Ito yung pinakababa na napala niya sa pandemic. So, kahit na ano siguro, ano pang ano siya. Nandito lang, nag-konso-konso lang yan siya dito pa muna. No? So, yung 1 hour, ano na pa rin, 4 hours. So, feeling magano to si Mig eh. Kung, blue pa naman yan. No? Tapos malaking volume na. Pero may mga seller to na pumasok eh. Kasi binaba yung, itinulak pa ba yung pressure. Eh. So, may mga nagbinta na dito. Kita natin yan sa 1 hour na ano eh. Yan o, no? May malaking volume nagbinta. Dahil nga sa balita na yun. Kasi yung balita na ito, may ilan pa ko ito. January 30 pa pula. So, talagang may ano na. Nagparamdam, ano. So, 4 hours dito. Laking volume na, ano, nagbinta. So, kaya delikado din ito si, ano, mga kadudol, si RLC, ano. Ah, si Mig pala, sorry. Mig. So, it's either akyat siya dyan or bababa na naman ulit dito bago siya
aakyat ulit. Ano bang sa, may sa, dito sa loob, mayroon siyang ginawang at yan. May ginawa siyang ano, so baka yan din yan, ganun. Bago siya aakyat. Tapos, wait. Yan. Ito. So, channel. Ito yung ginagawa niya yung channel. So, nandun na ako. Nag-resist sa ano, mga kadodong sa channel na yan. Nag-resist. Tinulak pababa. So, malaki ang chance na bababa nito siya. Mga kadodong si Mick. Dahil bukas nga sa balibalita na ano, matanggal. So, 1 hour nga. Anong, so, pababa yung CCI natin sa 1 hour. Pababa siya, no? So, pababa sa 1 hour. 4 hours naman, pababa din siya. 4 hours. So, 1 day, isang araw din. So, medyo pa action siya. Baka mag-ano yan. Mag-ganon. Or, ganyan. Or, pwede ding dumiritso na bababa yan bukas. Pwede mo ganyan. So, malaking, ano, nimig din, parang si ano lang din na pababa siya, no? So, may hawak ka, take profit, kano lang, iba naman. Kung maliit lang, 7% lang eh. Kung sa channel lang yan, ano, maliit lang yung ano niya. Pero ito kasi, parang naggawa na siya ng W, yan. Tuloy yan, ano yan. Saan ba yung mga order block natin? Yun, no? Yun lang nga eh. May order block dito, tested na to, hindi pa siguro naubos yung volume. Kaya pagdating dito, nag-resist yung presyo. So, tendency mag-bounce yan, mag-pullback yan, bababa. Tapos mag-bounce naman dahil may gray ka na naman na ano dyan. Pwede naman gumanyan siya dyan. May meron kang order block din dito, ano, agree. So, magalit, ganyan-ganyan lang yan si, ano, mga kadudol, si Mig muna, dito sa channel, yan, ano, ganyan-ganyan lang yung, ano, bago siya tuloy ang lumipad ulit, ano. So, ingat lang, kung meron ka, maliit lang naman kung ano, eh. Yan lang muna, or, pagmasdan, pero, kung dito ka naman nakabili, ganun din, maliit pa rin yung ano, para sa 17%. Okay na yan, kung dito ka kakabili, binta mo na lang din. Kasi may ay, importante dyan, ipagbinta mo, pumita ka. Baling, kasi mahirap din na gusto mo talagang umabot ng 50% ng tubo, eh, hindi naman natin kontrolado yung presyo ng mga stock na nagadudo. So, basta ang importante, kumita ka. 10%, maglagay ka ng margin na 10%. Okay na yun. Ako, pag kumita ng 10% yung ano ko, masaya na ako. Binibinta ko na yan. Basta, pag nakita ko na babagsak na siya. So, at least, kumita tayo. Ganun lang, huwag tayong i-control natin yung sarili natin na maging greedy o masyadong maano tayo sa pira. No? Na tamang-tama lang kita, ano? Para bigyan naman, pagbigyan mo naman yung iba na kumita din, mga kadudos. So, kaya, di baling maliit, ika nga, basta kumita, mga kadudos. Paalala lang po, kanya-kanyang bili, kanya-kanyang binta tayo. O, ija-ija, aho-aho, tadyo, mga kadudos. Hindi po ako isang financial advisor, ako po isang OFW bagman pa lang sa Philippine Stock Market. Pero masabi natin na handa tayong sumabak, mga kadudos. So, yan lang po muna si Mig at saka si RLC. Ano? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay o pagpapanood sa ating mga ginawang videos. Ano? So, ang hangarin natin naman natin dito ay makapagbigay idea tayo sa mga baguhan na tulad ko. So, sa mga eksperto na, bahala na kayo kung susunod kayo or hindi.
Tapos, ay, yun pala. Tingnan natin sino yung mga ano ng mid. Sino yung mga player ng mid, ano. So, check natin. Ay, makita wala. Mig. Sana si mig. Tagal lang. Medyo mahinang ano. So, marami din. 65, oh. Magtitrade. Pero talagang... Kasi may buy si Aurora, oh, bumili, isipin mo, 450 si Aurora, hindi ah. Tapos may nagbinta lang, binawian lang kasi dito, binta si ano. So malay mo, susunod pa si Aurora, ibili ulit. So malaki yung binili na volume. So hindi lang kinaya talaga sa nagbintahan din. Nababawi din itong mga maliliit na dito. So, that's Mig and RLC, mga kadodols. Maraming salamat. At hanggang dito lang po. Adios, mi amigos. Mi amigas. Babus.